Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. Ngayong araw na ito ay tatatrabahuin natin itong brooder natin dahil walang pintuan ito. So, yung mga sisiw natin doon na upgraded native chicken ay nagsisikipan na doon sa kanilang kulungan. Kaya nais kong i-transfer dito para mas maluwag yung area at hindi magsisikipan yung mga sisiw natin at komportable sila. So, ang gagawin natin ngayon ay gagawa natin ito ng pintuan dito. Dahil nung una, ang ginamit lang natin ay yung mga plywood na tinakip natin dito. Pero ginamit ko yung mga plywood mga ka-farmers, kaya wala nang takip. So, gagawa natin ito para ma-transfer natin yung mga sisiw. So, susukatin natin at puputulin na yung mga kahoy na gagamitin natin. Alright? So ito mga ka-farmers, na gawa na natin itong pintuan. So dalawa ito, yung kaninang pahaba ay kinat ko. So yan, dalawa yan. So gumamit lang dito tayo ng mga old na kahoy at saka itong yero na mga recycle. So ito, dalawang pintuan. Ang purpose niyan mga ka-farmers, dahil medyo mahaba itong pinto nila, ay para kapag bubukas tayo dito sa kabila, hindi nilipad yung iba doon naman sa kabila. So dito lang na part yung mabubukas. So yung mga sisiw natin na medyo mailap na gustong lumipad, hindi sila makakalipad doon dahil sarado pa yung pinto. So ito, bukas na natin ilalagay ito o ilalagay dito sa pintuan dahil wala tayong misagra. So nalimutan kong bumili kanina at Sunday ngayon, half day yung hardware na pagbibilhan natin ng misagra. So ito, misagra na lang ng kulang at pwede na natin lagyan. So siguro bukas na natin i-transfer yung mga manok natin. So ganyan yan, itsura. So open, close. So ganyan mga ka-farmers. Open. So dito tayo magbibigay ng pagkain sa kanila, tubig, tsaka isasara natin. Wala pang misagra, kaya so yan yun. So ganyan yung magiging itsura bukas pag na-install na natin ito. Alright.
So ito mga ka-farmers, yung bago nating pisa na mga sisiw. So meron pang iba dito, basa pa. At yung iba ay tuyo na. So kukunin muna natin yung mga tuyo na dito at ilalagay natin doon sa brooder. So yung mga basa pa o bagong kapipisa pa lang ay pabukas na natin yan kukunin. Alright. So ito, kukunin muna natin yung mga sisiw na nandito. Let's go. Natitik. Ito mga ka-farmers, yung mga bagong pisa na mga sisiw natin. So hindi ko na ilalagay doon sa loob na brooder. Dito ko na sa labas na brooder. Close naman yung ating brooder. Doon ko na inilagay laman ito. So para hindi na ako magta-transfer kung lalaki na sila. So ito, 88 heads yung napisa. Yung iba, yung medyo basa, ay nandun pa sa incubator. Ito ay ilalagay muna natin sa brooder yung mga medyo tuyo na. So ayan. So ito yung araw talaga na kinukuha sila doon sa hatcher. So meron lang na late na napisa, kaya ito yung iba natira doon. So let's go, transfer muna natin. Ito yung mga updated native chicks natin. Alright, ito yung pang limang batch na yata. Alright, let's go. So ito naman ka-farmers, ilalagay na natin dito sa brooder yung mga sisiw natin. Alright. So yung ilaw natin mga ka-farmers na ginamit dito is yung incandescent bulb, yung umiinit para bago pisa pa kasi, so kailangan ng init yung mga sisiw natin. So kumpara dito sa kabila, LED yan, ito incandescent bulb. So ito, ang paglalagay natin ng tubig, ito ay hinaluan ko ng brown sugar. So konting brown sugar, itong dalawa, para ma-boost ang immune system ng ating mga sisiw. Alright? So diara, sample nato na. So inga na ang style na kabalo na sila mo bulong sa ilahang tuktukon. So tong usa o, tong itom, kainom na siya tubig, kaya nakita siya feeds dias ilim na niya. So ano ng mga tirada nato o mga techniques. Alright. Huwag mauni atong bagong pusa, there is picas atong 2 weeks mga piso. So loaded na po na ilahang kalanan, hangtod na naunya atong gipuno daan para busog sige ang mga piso. Right. Diripod. Bila kayo natin. So, muna ito mga piso nga 3 weeks na kapin. Or bago lang ni 3 weeks ba to? Or mga 3 weeks kapin. So muna ni sila, dagko na.
So gipuno ra gyapon nato og tuktuko nila ang kalanan. Da yung tubig nila ay puno ilang kanina puno na karon gamay na lang. So di nato dapat pahutdag tubig. Sadya na sila, alegre. So after makainom ng atong mga piso og tubig nga naay brown sugar, so ato nang butangan og kani ilahang pagkaon booster. So abis 10 atong kamit. So dire spread nato ng uban para natong uban makakaon. So ingani nga setup, mostly di kaning sa ako is zero mortality good usually. Ingani nga setup. So kani oh. So far zero mortality itong ating mga atong mga piso. Hasta butong second batch nato. So far wala pa tayo na disgrasya o pasog wala rapod. Alright.